Isishare ko sa inyo ang mabisa na gamot para mailabas ang plima ng bata or matanda, plus 100% natural pa siya. Kasi looks gross guys, but worth to share. Kasi baka mamaya makatulong to sa inyo ang video na ito. Dahil 100% is effective talaga siya. Kung makita nyo naman sa video, ayan yung nailabas. Hi everyone, ito yung sambong. Ayan. Ayan yung mabisa na pampalabas ng plima. Pero kailangan continue yung paggamit mo niyan. Ayan, so today mangunguha ako kasi yung anak ko is may ubo. Papalabasin ko yung plima niya. Tsaka kailangan yung kukunin nyo lang is yung ano, yung ito lang, ganito lang, hindi yung luma. Ayan o, yung udlot. Ayan. Ayan guys ha. Hindi, wag nyo isali yung ganito na ha. Hindi ito pwede. Kailangan yung mga ganito lang. Tapos guys, yung gabon, isaluan ko siya ng malunggay. Kasi kunti lang yung nakuha kong gabon. Pero pwede naman pure sambong lang. Pure sambong lang or gabon. Pwede rin pure malunggay lang. Pero yung sa akin kasi nahaluan ko. Dahil kunti lang yung malunggay namin dito. Tsaka yung sambong. Yan, mangunguha lang ako ng malunggay. Para igamot sa, para pantanggal ng plima. Aray ko. Ayan yung sambong na nakuha ko. Tsaka yung malunggay. So ngayon naman hugasan ko siya, tapos didikdikin ko siya para makuha ko yung katas niya. Ayan guys, tapos ko na siya hinugasan. Tapos yung malunggay, tapos ko na siya tinanggal sa may tangkay, tsaka hinugasan ko na. Ngayon naman is didikdikin ko na siya. Ang ginagawa kong dikdikan is yung aluminum na maliit na planggana, tapos ginagamitan ko siya ng babasagin na baso. Dinidikdik ko siya hanggang sa kumatas. Ipaghalo ko lang yung malunggay tsaka yung sambong. Tapos ngayon, didikdikin siya ng ganito. Kasi, kakatas na lang yan siya. Kailangan huwag siyang hintuan hanggang sa makita nyo na nadudurog na siya. Guys, balikan ko kayo kapag tutali na nadikdik ko na siya. Guys, kapag ganyan na yung hitsura niya, ibig sabihin kaya na niyang ano, mapiga. So, pwede na itong pigain. Ayan guys, pipigain ko na siya gamit ang aking kamay. Ayan guys, oh, kung makita nyo is kumatas na siya. Ayan. Ayan yung kulay ng katas niya. Kasi yung sambong at saka malunggay is pinaghalo. Ayan. Dami no. So yan yung ipapainom natin sa taong may ubo, bata or matanda. Ang anak ko kasi is 2 years old up. So hindi ko sure kung pwede to sa 1 year old and below. Basta yung anak ko is 2 years old. Pinapainom ko siya. So, sa mga nakakaalam, pwede kayo mag-comment kung pwede ba siya or bawal. Ayan guys, nalilipat ko lang siya sa baso dahil didikdikin ko pa ulit yung ano, yung dahon. Tapos itong nadikdik na, pwede ulit dikdikin kasi marami pa tong katas na hindi pa natanggal. So dikdikin lang siya ng paulit-ulit hanggang sa wala na siyang katas. So ayan guys, tapos nadikdik ko na ulit siya. So tingnan natin kung gaano kadami yung katas niya. So ayan. Ganyan pa siya katas. So,
Dikdikin nyo lang siya ng paulit-ulit hanggang sa wala na kayong katas na makuha. Ayan guys, tapos na ako nagdikdik at yan kadami yung aking nagawa kasi tatlong bata yung papainumin ko niyan. Ayan guys, oh. So ayan guys, ayan yung itsura niya. So ayan kadami yung aking nadikdik. Guys, sa anak ko na 2 years old, pinapainom ko siya nito hanggang 10 ml. Kasi ano na, kaya na niyang sumuka. Sumuka ng plima sa 10 ml lang kadami. Pero yung 3 years old ko na anak tsaka 4 years old, hanggang 10 to 20 ml ko siya pinapainom. Hanggang sa masuka talaga yung plima. Kasi kapag uminom sila ng ano na to, ng gamot na to, maisusuka nila yung plima dahil siguro sa lasa nito. Once a day, painumin nyo yung anak nyo ng gamot na ito hanggang sa may plima pa sila. Pero pag wala na, stop nyo na. So ayan guys, magpapainom na ako ngayon sa aking anak na kambal. So ayan, hanggang 10 ml. Guys, ayan yung plima ng 3 years old ko na anak. Ayan yung lumabas, ayan yung nasuka niya. After, naka-ano siya, naka 20 ml. Ayan. Makita nyo, oh. Yan mga plima yan guys. Ito naman yung plima ng 2 years old ko na anak. Ayan yung naisoka niya. Gross but worth to share.